Nandito na ang headlines dito sa Philippine News Agency. Nanawagan si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa gobyerno at mga katuwang nito na magtulong-tulong para palakasin ang industriyang pandagat ng bansa. Sa isang talumpati sa Seafarers Summit sa Pasay City ngayong umaga, nangako si Marcos ng suporta para maiangat ang industriyang maritima at mga Pinoy na mandaragat. Hinikayat niya ang mga nasa industriya na gumamit ng mga bagong teknolohiya at dagdag na oportunidad para sa paglago ng industriya. Giit niya, kailangan magkaisa ang gobyerno at pribadong sektor para paunlarin ang transportasyon, partikular ang pagbabarko sa pamamagitan ng digitalization, automation at paggamit ng sustainable fuel. Iniutos naman ng Pangulo sa Maritime Industry Authority at Commission on Higher Education na paunlarin ang kakayahan ng mga seafarer, partikular sa paggamit ng green ammonia bilang panggatong sa taong 2030 hanggang 2040. Ipinagmalaki rin ni Marcos ang pagiging seafaring capital of the world ng Pilipinas sa tulong ng halos kalahating milyong Pilipino na nagtatrabaho sa mga karagatan sa buong mundo. Pinabulaan na ng Department of Education ang alegasyong red tagging laban sa grupong ACT o Alliance of Concerned Teachers kaugnay ng inilabas nitong memorandum para sa Automatic Payroll Deduction System o APDS. Ayon kay DepEd spokesperson Michael Poa, humihingi lang ang kagawaran ng listahan ng mga miyembro ng mga union na gumagamit ng APDS para ma-update ang mga datos nito. Giit ni Poa, nirerespeto ng DepEd ang mga union at asosasyon ng mga guro. Hinihikayat din nila ang mga ito na gamitin ang APDS para sa kanilang membership dues. Ani Poa, ginagawa nila ang pag-update para matugunan ang ilang reklamo na natanggap ng DepEd kaugnay ng mga kinakaltas sa sweldo ng ilang teaching at non-teaching personnel. Paniniguro nito, hindi tinatarget ng DepEd ang act para sa red tagging. Wala rin naman ng profiling na nangyayari dahil may record na ang DepEd sa lahat ng mga tauhan itong gumagamit ng APDS. Nauna nang kinondena ng act ang memo ng DepEd at sinabing nire-red tag ng ahensya ang kanilang organisasyon. Pinuri ni Interior Secretary Benhar Abalosa ang Philippine National Police sa pagtulong nito para mahatulan ang tatlong middleman sa kaso ng pagpatay sa broadcaster na si Percy Lapid. Noong Biyernes, naghain ng guilty plea sina Aldrin Galicia, Alvin Labra at Alfie Peña Redonda bilang accessories sa pagpatay kay Lapid sa harap ng Regional Trial Court sa Las Piñas City. Kinilala ang tatlo bilang mga leader ng Sputnik, Batang City Jail at Happy Go Lucky Gang sa New Bilibid Prison. Ayon kay Abalos, malaki ang naitulong ng PNP sa paglutas ng kaso at pagbulgar sa mga grupong may kinalaman sa pagpatay. Nagpasalamat din si Abalos kay Justice Secretary Jesus Crispin Remulla at sa National Bureau of Investigation sa kanilang kooperasyon. Binaril si Lapid sa labas ng kanyang subdivision sa Las Piñas noong October 3, 2022. Sumuko ang nagpakilalang gunman na si Joel Escorial noong 17 ng Oktubre. Kinabukasan napatay ang itinurong recruiter at preso sa Bilibid na si June Villamor. Kalaunay kinasuhan ng DOJ sina dating Bureau of Corrections Chief Gerald Bantag at deputy niyang si Ricardo Zulueta bilang pangunahing sangkot sa pagpatay kina Lapid at Villamor. Abiso sa mga motorista, simula bukas, Hunyo 27, tataas ng mahigit piso ang presyo ng kada litro ng diesel at kerosene. Ayon sa ilang kumpanya ng langis, tataas ng piso at 5 sentimos ang presyo ng diesel kada litro. Piso at 20 sentimos ang dagdag singil kada litro sa kerosene. Tataas naman ng 20 sentimos kada litro ang presyo ng gasolina. Ang naturang dagdag presyo ay bunso-dumano ng paglakas ng demand para sa langis ng China at India kasabay ng pagbabawas ng produksyon ng Saudi Arabia simula sa Hulyo. Noong nakaraang linggo, bumaba ng 35 centavos kada litro ang presyo ng gasolina, 10 centimos kada litro sa diesel at 30 centimos sa kerosene. At yan ang pinakabago at pinakamahalagang balita sa mga oras na ito hatid sa inyo ng PNA Headlines. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, bisitahin lamang ang aming webpage pna.gov.ph o ang aming Facebook at Twitter account, Philippine News Agency. Mapapanood din ang PNA Headlines sa Facebook page ng Presidential Communications Office o PCO. Ito ang PNA Headlines, naghahatid ng mga balitang nagbubuklod sa buong bansa. Ako po si Bench Bondoc. Magandang hapon.